Good morning guys, magandang umaga po sa inyo lahat. So ngayon gagawin na natin ay alignment. Nagkabita tayo ng gulong, binalasa natin. Pipicture ko nga pala sa inyo yung bagong modelo ng Lexus, which is LX600 year 2022 model. 22 yeah, meron na po sila. So pakita ko sa inyo kung anong picture nila sa loob ng sasakyan na ito. Napakaganda. So sige, samahan niyo ako. So first, kita nyo naman ang steering, napaganda. Tapos, this is full pack of sensors. Kita mo na overview lahat na rito, yung odometer nandito. Tapos yung kanyang panel board, yung level ng oil, temperature, in fairness ha. Yan pa lang po natatakbo niyan. As in 293 kilometers. And may compass na rin siya rito sa kanyang acceleration o RPM, sorry. Nakita nyo, digital yung kanyang digital lang kanyang compass, compact na rito sa ating panel board. So makikita nyo sa banda rito yung kulay green. Yan po yung hydraulic suspension nya. At yung nakailaw na ayun. Ayan, kung po yan, ilaw ng pressure, TPMS. Kasi tinanggal nila yung TPMS, ay yung original na gulong pinalitan ng pang off-road o tinatawag na pang jungle. So dito naman po tayo sa may panel board na rito na sa ating harapan. Makita nyo, nandito na po yung kanyang start tsaka stop power ng accessories. Full packs na siya ng camera. So as yung isa, makikita nyo rito kung ano po yung nakikita nyo rito, yun na po yung makikita sa palibot ng sakin nyo. Kung makita nyo, may naglalakad paikot, o diba, paikot siya. Ito po yung front camera nya. So kung gusto nyo po, i-reverse ko siya, mag ayan po yung camera sa likod. So automatic na, once na-reverse nyo, magpa-function siya automatically. At ito na po yung kanyang system sa pag-set up. Car, naka-arabic siya, so pan, dito nyo na lang po siya pipindutin. Tsaka yung up and down, tsaka normal ng hydraulic system ay nandito siya. Same, at saka yung kanyang leather suit, leather chair. Yan. Kung drive mode naman siya, nakailaw siya yung drive mode. Kung anong selection ng drive mode na gusto mo. Tsaka kung crawl siya. Bagong-bago po siya. Ito po yung play card niya. Made in Japan. DJ310 JKU LCB. White. Puti po yung kanyang leather na ginamit. While here is like a dark brown. Something na hindi ko maintindihan ang kulay. Hindi ko ma-explain. Ito po siya, puting-puti. Tsaka meron na po siyang attached na monitor para sa mga pasahero. Like, I don't know how many inches this one. And LED na rin po yung kanyang yan, ilaw, back and front. Full seat cover. Yan din po yung air condition niya sa rear type, rear mode. Although meron din siya dito sa may mga corner na yan. Lexus. LX600. So, alayin tayo. So, let's start rolling compensation.
So magbe-base siya rito. So always magbe-base siya sa monitor kung anong gagawin niya. So yun, mag-compensate na tayo ng turning angle. So okay guys, okay pa naman yung alignment niya. Mag-print na lang tayo. Print tayo na. Current. Current with symptoms. Sumobra. So guys, kagaya na sabi ko sa inyo guys, ito yung kanyang camera. Ayan. Ayan. Ito sensor din yan. Sensor din yan. Finish bro? Finish bro. Only video gapi. Ito yung sa kanyang harapan. Kaya pala medyo madumi pa yung sa kanyang kapan. Medyo hindi pa natanggal yung plastic. Kaya pala may blurred doon. Yan pala yung dahilan. Tingnan ko rin yung sa likod niya. So ito yung kanyang likod na camera. Okay bros! So siya nga pala guys, gagawa tayo ng band-aid. Yung gulong, ang case ng gulong ay masyadong mataas yung tinatawag na rod port. So ang gagawin, actually yung gulong ay na mount na, binabalance na lang. So later on we found out na masyadong mataas yung rod port. Rod port kasi nakikreate siya ng vibration kahit 0-0 na yung tinatawag nating balancing. So ang gagawin natin ngayon, nagmarka na yung kasama ko rito according to the machine. So sa balancing, tapos si mamatch sa saan ba yun? My friend, where is the marking? Ring. Ring marking. Ito yung gulong. Kaya ito nalagyan. Oh, pangalan yung doble. Doble ah. Eh, ano mo lang? Eh, 360 na lang? Oh, tama lang. Dito na lang. Dito mo ilagay. Sa pihit na ba? Hindi pa. So, ang gagawin dito, pipihitin yung gulong. Kung mabipihit. So, matigas. Dismount mo na lang. Hindi kayang pihitin. So, ang gagawin na i-dismount yung gulong. So yan po yung tinatawag na force mismatch, pagaya po nito. Pinapababa niya yung hindi makita masyadong ang camera natin namula. So pag namula, ibig sabihin bagsak ulit ulit. Yes, sir. No, okay, nalabas ang chip. Taas mo yung kwan. So, bumaba na ba? Bumaba na.
Tingnan ko na, ito yung sabihin, tatlo lang ginawa mo. Ha? Tatlo lang ginawa mo. Tatlong takit lang ginawa mo. Finish! Jumping! Dumas para! Ito na po yung ginawa namin, kinabit namin.